Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, update dito sa Miss Universe. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Kamusta naman ang mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe? Ano nga ba ang mga ganap ngayong araw na to? Syempre, ngayong araw na to ay wala silang masyadong ganap dahil rehearsal nila para sa preliminary competition. Kasi nga, di ba, busy nga sila for the preliminary competition. And then, sa 12, sa Tuesday, merong eksena naman na magaganap dito sa Miss Universe. Ito nga ang revealing ng crown. Oo, yan ang mga aabangan natin. Pero kamustahin na muna natin yung mga kandidata at saka yung mga outfita ng kandidata ngayon. So, syempre, kung titignan natin, ang ibang kandidata ay nakaano lang sila. Simplihan lang ang ayos nila kasi rehearsal nga. Syempre pag rehearsal, di ba, hindi naman kailangan bongga-bongga yung suot. Kailangan ano lang, simple lang. Ayun, ganon. And then, sino ba yung mga nakikita natin na kandidata dito na inaabangan natin? Actually, grupo-grupo kasi sila eh. Parang feeling ko sa isang chaperon, meron silang 10 grupo. Ganon. Syempre, nandiyan si Mexico na ang sexy-sexy ni Mexico. Ano ba tingin nyo kay Mexico? Tingin nyo ba may el tocuyo to si Mexico? Si Mexico, actually, maganda siya. Pero, ang tingin ko sa kanya, para siyang si ano, no? Para siyang si... May kandidata tayong kamukha niya eh, na isa din sa mga gusto nating lumaban ng Miss Universe nung panahon ni Beatrice, kung di ako nagkakamali, di ba? So, yon, hawig niya yon. At saka hawig niya rin si Miss Cebu, di ba? Na lumaban ng Miss Universe Philippines. Ito lang. So, yon. Ayun yung nakikita ko sa kanya. Actually, mabait yung personality ni Miss ano ni Miss Mexico kumpara sa mga ibang kandidata na alam mo yon. At si Mexico, iba lang yung eksena niya. Medyo may paandar at pasabog lang talaga. Pero nababaitan ako sa kanya. Gusto niya si Chelsea. Tingnan natin kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Universe. Samantala, si Dominica Republic, habang yung iba ay naka-sportswear, si Dominica Republic, natawa ko, ito yung eksena niya today. O, oh, di ba? For today outfit. Pak! Ayan. So, pupunta siya ng rehearsal na ganyan ang suot niya. O, oh, di ba? Nakakaloka talaga si Dominica Republic. At ang bag pa din Dominica Republic, ang ganda-ganda ng kulay. So, gusto ko paandar dito ni Dominica Republic from the beginning. Medyo, bisaman siya talaga yung natutuwa ako eh sa mga eksena niya. Nami-misinterpret talaga siya ng tao na medyo maldita, medyo eksenadora. Pero kung papansin mo, may sariling mundo din to eh. Para lang din to si Miss Thailand. Pero mas malala pa nga siya kay Miss Thailand kasi Apula pala yung bag niya. So, yon. So, kasi kung papansin mo talaga si Dominica Republic, every time lagi siyang mag-isa, wala siyang kaibigan, no? And then, ayan, ganyan yung eksena niya, ganyan yung ganap niya. Isa siyang kontrabida dito sa Miss Universe candidates, di ba? Sa mga candidates ng Miss Universe, parang siya ang kontrabida. Parang piling niya siya lang ang maganda, siya ang Diyosa everyday, siya ang mala Gretchen Barreto, ganon, na ang datingan. In fairness, so yung drama niya dito sa buhay, gusto ko, nakakatuwa. At syempre tingnan natin yung iba. Actually, ano, nagandahan din ako kay ano, kanina tinignan ko si Chile. Si Chile, may kahawig siyang ano, may kahawig siyang candidates ng Miss Grand. Kung hindi ako nagkakamali, ang hawig ni Chile ay si Miss Spain sa Miss Grand. Yes! Ang ganda-ganda-ganda-ganda-ganda-ganda niya, di ba?
Saka parang feeling ko, malambing naman siya. Ang ganda ng mukha. So, kanina ko lang natitigan ng maigi. Kasi yung nag-live sila, ano, Gibraltar, parang feeling ko, hindi siya ganun kabong kapag may ayos na siya. Ayan yung kinukwento ko kahapon na tinanong, naka-live sila ko sino yung nakikita niyang mag-Miss Universe. So sweet siya, no? Kung titignan mo si Miss Chile, napaka-sweet niya. At natuwa ako sa kanya kasi sobrang, oy, in fairness sa kanya. At ayun nga, so natuwa din ako na pinili nila si Miss Philippines na maging, ano, na maging Miss Universe. So ibig sabihin, nakikita nila talaga si Philippines na iba din yung eksena. Pero tignan natin kasi syempre iba pa rin naman kasi pag dumaan na sila sa mga hurado. At ang hurado nga dito sa Miss Universe ay kadamihan ay mga Latinas. Kaya ay nako, good luck talaga sa atin. So feeling ko eksena yan ng bongga-bongga. So yon, si Brazil. Kamusta naman si Brazil? Actually si Brazil parang feeling ko ma-el to kuyo to. Kasi parang yung beauty niya normal lang sa mga Latinas. Pero kasi ang dami kasi talaga yung ang gaganda ng mukha ng mga Latinas, eh, no? Ewan ko, parang ang nararamdaman ko sa kanya, thank you girls, uli. Para kasing ganun pa din, tapos yung ganda niya, parang kung pag iisipan mo yung mga Latinas na beauty, maraming mas maganda kesa sa kanya. Ang drama niya para siyang si Miss Panama. Yung nawala si Miss Panama, parang feeling niya siya yung pumalit, 'di ba? So yon. So okay lang naman. So tingnan natin kung ano ang magiging eksena niya, 'di ba? Si Brazil. Pat si Brazil ano? Ito si USA. Oh, 'di ba? Si USA kasi sobrang parang alert na alert everyday. So napansin mo yung mga kandidata kapag yung ayan katulad nila Miss USA, nila Dominican Republic at saka Peru, hindi sila masyadong kumakausap sa media. As in talagang dinadaanan lang nila at nag-hello lang sila. Sila Venezuela kasi parang feeling nila, alam ko na pwede silang ma-demerit kasi talaga pag nagbabad sila dyan sa kung ano naman ang ganap ni Miss Philippines today. So yon. So for today, si Miss Philippines ang bongga. So si Dominican Republic talaga, no? Eksena kong eksena talaga. Ang sosyal. Oh, pak. Pak. Oh. Ito talaga si Dominican Republic. Lagi talaga siyang may paandar. At talagang, oh, pak, oh, sige na, gora na. Hindi talaga siya nagpapakabog, si Dominican Republic. And, si Peru for today. Oh, oh pak, oh, di ba? Ganda din ang beauty ni Peru. Mm-hmm. Si Peru talaga, consistent talaga yung ganda. Less makeup siya dyan. So, napaka-ano ng ano niya, yung ang lakas ng maka-Miss Universe nung datingan ni Peru, na parang, alam mo yun, na parang ibang klaseng babae talaga siya at hindi siya basta-basta. Kung mananalo talaga siya, okay lang ako, promise, hindi ako mag-aano. Kasi iba talaga yung dating ni Peru eh, no? Oh, pak, ang lakas maka-Miss Universe ng eksena. Tapos, si Philippines, sinahanap ko si Philippines. Ano ang eksena today ni Philippines? Kasi, syempre, actually, si Malaysia pwedeng makapasok sa semifinals to eh. Kung gagalingan lang nito sa performance niya sa prelim, pwede itong makapasok si Malaysia. Maganda si Malaysia more than kay Vietnam. Mas gusto ko yung beauty niya. Si Finland naman, yung hair niya talaga yung nag-aano. Pero siya, para siyang manager ng isang
opisina. O, di ba? Ang ganda-ganda ng hair. Gusto ko yung dating niya kasi may impact naman. Pero syempre, magkakaalaman niya kung sino ang magliligwak. Ayan, si Philippines for today. O, di ba? Naka-boots. O, pa. Ang bongga. Ayan. O, di ba? So, si Philippines, isa din to talaga sa mga masasabi natin na iba din talaga yung dating eh, no? Lumalaban eh. So, gusto ko yung outfit niya today. Parang bagay na bagay sa kanya yung kulay. Tama yung ginawang ayos. Tama yung ginawang datingan. So, yon. Yung ibang candidates, same din. Ang tahimik lang kasi nung iba, pero malay mo naman. Si Cameron nga, pack o post kung post. Ito yung nabibigyan ng pagkakataon na nakikita talaga natin sila isa-isa eh. Kasi sa mga ganito lang na clips, oh. Kaya maraming salamat naman sa mga nandoroon. Diba? So, yon. So, excited ako sa prelim kasi dito talaga tingnan natin kung sino ang eeksena ng bonggam-bongga. Punta naman tayo sa kwento dito kay Miss Peru at saka kay Dominican Republic. Marami kasing nagsasabi na si Dominican Republic daw at saka si Peru ay parang may alitan kasi never silang nagsasama sa isang frame. Yung kumbaga para nagagawa ng intriga na nag-iiwasan. Pero may nakita naman akong photo na magkasama silang dalawa. So finally, nakitaan ko sila ng picture na magkasama sila, diba, ang parehas na batchmate dito sa Miss International. Parehas silang nag-runners-up, fourth runner-up and second runner-up. For sure, etong si Dominican Republic, alam niya yung kalibre ni Peru. Lalo na pagdating siguro sa communication skills. Kaya ayan si Dominican Republic, nag-iingat siya kay Peru kasi talagang isang mali lang niya. Pwede siyang malamo ng bonggam-bongga ni Peru, di ba? So, kaya siguro iwas din si Dominican Republic. Pero nakakatuwa nang makita sila na nasa isang frame kasi syempre, kumbaga parang alam mo na sister sila sa Miss International at nakakatuwa na hindi naman siya in nag-attitude dyan si ano. So actually ito yung rematch nilang dalawa. So malalaman natin kung sino nga ba ang makakarating sa kanila sa dulo ng competition. So yon, and good luck sa kanila, di ba? And then ayun nga. So kanina din in-announce din ng Miss Universe kung sino ang magiging host sa Miss Universe ngayong taon na to. Syempre wala nang iba ang favorite ninyo, si Olivia Culpo. So yon, isa siya sa mga magiging host ngayon ng Miss Universe, si Olivia Culpo, at saka ang kanyang partner ay ang gwapong-gwapo na si Mario Lopez. So si Mario Lopez and Olivia Culpo, ang taray, no? Parang mga Latinas, o, di ba? So, good luck sa kanila at natutuwa naman ako dahil napakagwapo ng host ngayong taon na to. And then, si Olivia Culpo, ayon. So, sana naman si Catriona Gray na lang yung pinartner kay, kay Mario Lopez. Si Catriona, commentary kasi siya. So, doon siya sa likod. Katulad ng ginagawa niya noon dati. So, hindi ko pa alam kung sino ang kapartner niya doon. But alam naman natin yung kalibre din ni Catriona Gray na talagang bongga. And then, Olivia Culpo at saka si Mario, doon sila sa stage. So, good luck, di ba? So, sa amin gano'n si Catriona, hindi pa siya nag-judge. Oo nga eh, hindi pa siya nakukuhang judge ng Miss Universe. So, abangan natin. And then, sa mga nagtatanong, kailan ba ang preliminary? Ang preliminary competition ng Miss Universe ay magaganap sa November 14. Ayun, ang prelim sa Thursday. O, di ba? Siguro mapapanood natin yan ng 15. Ganon. Pero hindi ko pa alam kung sa YouTube channel or kung saan siya ipapalabas. Wala pa tayong balita at abangan natin yan. Kasi wala naman sinasabi kung may binibenta ba sila o wala. And then doon naman nagsasabi na mahina ang comm skills ni Chelsea Manalo. Ang feeling ko naman hindi naman.
kasi panoorin nyo to, ang kanyang strategy. We're representing multicultural aspects that we have. We're promoting diversity, inclusivity here in the Philippines. And to bring that to a universal stage, what more? The influence that I can bring, right? It's not just about, of course, being a representation of the Black woman. As long as I get to Mexico, I just want them to understand how beautiful, how resilient, how powerful a Filipina is. Oh, di ba? So yon ang goal ni Miss Chelsea Manalo dito sa Miss Universe. Kaya sa mga nagsasabi na, nako, mahina yan si Chelsea Manalo, utang na loob naman. Tignan naman muna natin kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Universe. Pero after ng marinig ko to... You know, it's already been an advantage here in the Philippines that we are already representing multicultural aspects that we have. We're promoting diversity, inclusivity here in the Philippines. And to bring that to a universal stage, what more? The influence that I can bring, right? It's not just about, of course, being a representation of the Black woman. As long as I get to Mexico, I just want them to understand how beautiful, how resilient, how powerful a Filipina is. Diba? At yun yung ginagawa niya. So, magtiwala lang tayo kay Chelsea Manalo at tingnan natin kung ano ang gagawin niya sa mga darating na araw dito sa Miss Universe. Kasi malapit na nga, diba? Mag-prelim. And then, dun sa prelim, malalaman natin kung ano ang magiging eksena ng isang Chelsea Manalo. So, parang feeling ko naman, lahat naman ng sinabi niya dyan ay ginagawa niya ng bonggang-bongga. At nakikita naman natin na umaangat naman yung laban talaga ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe. Kaya laban yan, di ba? So yun, nakakatuwa, nakaka-proud na meron tayong represent na ganito katulad ni Chelsea Manalo at ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. So bahala na ang destiny sa kanya. At bahala na si God kung ano yung ibibigay kay Chelsea Manalo. Basta tayo, suporta lang tayo kay Chelsea at abangan natin kung ano yung mga eksena, kung ano yung mga ganap. At lahat naman, maraming magagaling na kandidata pero laban lang. Doon naman sa magiging host ng Miss Universe, wala naman tayong choice. Mukhang trono na talaga to ni Olivia Culpo. And then tingnan natin yung magiging tandem nila ni Mario Lopez, di ba? At si Catriona Gray, syempre, kaabang-abang sa Miss Universe bilang commentary host, di ba? Pero ako, kung ako tatanungin ninyo, mas gusto ko talagang mag-judge si, ano, si Catriona Gray para mas bongga, di ba? So, yon. So, yan yung mga update natin ngayon dito sa Miss Universe. So, yon. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na ibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.